Okay, pumunta muna tayo ng Baguio. So ano kayong magagawa natin dito? Of course, food trip. So first order of business ay Agara Ramen. Ito yung sa North Drive nila. At saka napaka, ito yung original branch nila. And I think mas gusto ko dito kasi napaka personal ng ambience. Arms length away lang yung luto dun sa table ninyo. So you can see actually the entire action. And yan, super sarap dito. Ito yung in-order namin. Of course, ramen. I forgot what ramen, what type of ramen these days. Tapos nag-order na kami ng extra dishes like tempura. Yan, kain muna. Super sarap, actually. Hindi naman super. Kasi I'm not an expert, pero masarap. Nabusog ako dito. Tapos, nung nabusog, naglakad-lakad kami papunta sa next destination. Nadaan na namin itong Lateral White House. So, ito yung White House Lateral before na hindi pa siya na-renovate into something like a restaurant na yun. So, yan. Medyo creepy siya, pero it's part of the tourist attraction. Tapos dito nadaan na namin ang Botanical Garden, ang Wright Park. And then our next destination, which is Vanilla Cafe. So dito sa Vanilla Cafe, the ambience talaga yung pinunta namin. And after ramen, so nag-decide kami magkape din. So they offer, yan, great aesthetics, diba? They offer coffee and then pastries and then pasta yata, I think. And then some dishes as well. I forgot the menu, pero masarap. Actually, yung ambience talaga yung pinunta namin dito. Maganda. Unique. Something that's my first time entering this kind of forest. So, ito yung social climbing 101 namin. So, nung nabusog na, bumalik kami ng yun, Session Road. At hinintay namin yung night market nila kasi napaaga yata kami. Mga lang, as 8 pa lang, nandun na kami. So, nakita namin in action kung paano sila nag-setup pag kasi ang Baguio Night Market opens at 9 p.m. So, ito sila. Nakakatuwa, diba? Tapos, of course, as usual, maraming tao. Pero this, actually, itong crowd na to, hindi pa siya ganun kadami talaga sa mga experience ko before. Okay, day 2, reconnecting with nature. So, bago kami pumunta dun sa pupunta namin, dumaan muna kami sa Dane's Bake Shop sa Kayang Street, which is 5 pesos each. Ang sarap nito. Siomay nila. Super mura pa. A must try. Tapos, ito yung pinuntahan namin, ang Eco Trail. Kamchanhae Eco Trail. So, dito sa loob, medyo, walang entrance actually. Medyo na bad trip lang ng konti kasi nagkawala-wala kami kung saan kami lalabas. Kaya ginawa namin nung pumasok kami ito, naglakad kami, bumalik kami sa saan kami dumaan. Kasi nagkawala-wala nga kami kung saan ka talaga ang exit dito. Pero may mga naabutan pa kami, nag-hiking din, nag-trail running, and then may mga bata pa nga dito nagliliwaliwin. May bike, nagbabike nga dito, naabutan namin. Masaya. Napaka-serene, napaka-relaxing, super green. Hindi mo makalain na merong mga eco trail, walking trail dito sa Baguio din naman. Tapos ito yung mga bata na abutan namin. And then nag-decide na kaming bumalik kasi medyo makulimlim na kasi makikita niyo. Tapos ayaw namin maabutan sa loob. Ayun nga, umulan na nga. So buti na lang nakalabas kami bago umulan. Umusimulan. Tapos next na destination namin kasi syempre nagutom kami dito sa Korean Palace. Sa Korean Palace naman, the best samgyupsal place that I've tried so far. Parang buffet style kasi siya, kukunin mo lang lahat ng side dishes dun sa buffet area nila and then dadalhin mo sa table mo. Tapos ito yung mga meats nila, di ba? Ang sarap. Tapos side dishes pa lang, busog ka na. Super ganun ka sulit talaga dito. I think it's only 599 if I'm not mistaken, or 499 something. Ito yung niluto namin. Ayan. So, day 3, off to another adventure. Ang next na pupunta namin ay Mirador Eco Park. Heritage and Eco Park. Ayan. So, dito naman napaka-serene. Pwede ka mag-meditate. Kasi ito ay connected sa grotto. So, it's sort of a religious site as well. Yan, ginawa siya para sa mga turista. Yan. May mga area dito na yung mga hagdanan, guess ba kayo, pero nasa tuktok kasi yung parang landmark ng Mirador Eco Park. Mirador Heritage and Eco Park. So yan, di ba ang ganda? Pero ingat lang sa mga senior kasi kailangan nyo ng alalay akit baba dito sa lugar na to. Though connected siya sa grotto, ha? Ang grotto is may entrance area doon. Na diretso ka doon sa landmark ng Mirador Eco Park.
Ito naman yung view sa taas, 'di ba? Ang ganda, super relaxing. Tapos makikita mo dito yung La Union area. Ayun, yung pa-exit na papunta dun sa dagat. Yan. So, 'di ba, ang ganda. Tapos ito yung landmark dun sa Mirador Eco Park. Pag may picture ka dito, ibig sabihin nakapunta ka ng Mirador Eco Park. So yun, ang haba ng pila. Kasi pinipilahan siya kasi sumikat nga siya. Tapos ito naman yung grotto. So dito kami nag-exit. Nag-entrance kami sa baba ng Mirador. Mag-exit kami dito sa area na to. Ito yung grotto. You can pray. You can light a candle. And then may chapel din sila for prayers as well. So you can say your personal prayers here for Catholics and for believers. And then yeah, different types of candle signifies different meaning, so you can light a candle and pray for your wishes. And ito naman yung view sa taas. Tapos makikita mo dito yung hagdanan. So mga seniors naman, kung akit kayo dito, wag bibiglain kasi medyo matarik siya at saka madaming hagdan nakahingal. So dahil sa napagod na naman at nagutom ang inyong biyaheros, pumunta kami dito sa Good Taste Cafe. Cafe and restaurant, something. Bala na. Basta dito sa Good Taste, ito naman, it's a parang staple na talaga. Pupunta ka na Baguio, dumaan ka dito kasi sulit yung pagkain. Ito yung in-order namin. May pancit canton, may lumpia, and then chicken. Yeah, sulit siya kasi malaki yung serving. So busog na busog kami, and pumunta kami ng Burnham after Good Taste kasi malapit lang naman siya. So nagliwaliw muna kami, people watching, ganyan. People sighting, people watching, parang ganun. So yeah, whatever. So yun, as usual, the Burnham Park. Tapos, after Burnham Park, duman kami sa session. So I think this is a weekend already, Saturday or Sunday, if I'm not mistaken. Saturday siguro. And then yung kilos na nila, sa ginawa na nilang parang lakaran lang for, at saka may stalls for food din sa gilid. Tapos, diretso na kami ng SM, as usual. Ito yung SM na walang through and through yung hangin. So yun, walang aircon kasi malamig din naman. Syempre, full pack yan lagi. Maraming tao. So as expected always, lahat ng turista dadaan talaga dyan. Day 4. Sa day 4 naman, ang aming activity ay pumunta ng Stone Kingdom. Dito sa Stone Kingdom na to, I forget, palang 100 yata yung entrance yan. Ito yung view na makikita mo sa loob. So kabilaan yung mga stone structure na ginawang parang castle na napaka unique and strange, but it's man-made. So careful lang sa mga seniors dito kasi medyo yung mga hagdanan dito ay matatarik din. So how you hold your handrails, or kailangang alalayan kayo ng mga kasama ninyo pagpakyat pababa dito sa Stone Kingdom. Maganda siya, super tarik nga lang. Good thing naman mainit at this moment na nakapunta kami dyan. Medyo madami talagang tao. Tapos meron parang restaurant. I think yung sa Tapok na yan, may restaurant sa taas. Tapos you can buy your drinks, or kung nagutom kayo, may mga pagkain naman. Medyo pricey lang, pero yeah, kaya naman tiisin. Kaya pagtiisan yung presyo. Yan. So, ito yung view sa taas. Super ano yan. Parang sort of 10-story building yata ang tarik. Yan. Tapos yan, hold your handrails kasi medyo matarik yung mga stairs. So one false move and you'll end up going to the bottom. Okay, so ito yung side na papunta sa resto yata. The other side, the black side ng Stone Kingdom. Tapos yun, di ba, ang daming tao. Pagkatapos namin dun, pumunta kami ng La Trinidad strawberry picking. Pero hindi kami pumasok kasi hindi naman season. Wala rin strawberry sa loob. So, skip na lang namin pumasok at mabilad sa araw. Meron din naman mga bilihan dito ng mga pasalubong, so you can buy your pasalubong dito at kumain at mag-try ng strawberry ice cream and tao. Yeah, they sell. And then, bumili hata ako dito ng pasalubong. Dito na ako bumili kasi, pwede ka rin bumili sa market if you want. Mura lang din naman dun. Tapos, pagkatapos namin doon, dumaan na naman kami sa isang cafe. Cafe Cayman in Abanao Square. Napaka-rustic ng cafe na to. And mostly, parang mga fan ng Harry Potter yung may-ari. Kasi the
decorations or Harry Potter merchandise. And then ito yung kinain namin, ito yung ininom namin coffee. Para sa akin masarap, masarap siya talaga. Parang blueberry, matcha, berry, matcha cheesecake, and I think that's Clubhouse. Yeah. Wala akong ano dito, masabing negative, it's all good. Team's place maganda. So ayun na, uwian na. That's it. So guys, thank you for watching. Sa next episode or adventure na naman. Bye.